Alright, alright. Okay, talino natin. Ito ang fun, guys. Hari Roque, uuwi kaya sa Lunes? O kaya uuwi kaya kailan siya? Ano ba ngayon? Friday. Baka uuwi siya ng Sunday. Kasi preparation sa hearing sa Senado sa Lunes. All this, July 29, may hearing sa Senado. At talagang imbitado! Duterte. Duterte mo, wala na, laglag na. Diba? Yung Duterte mo, from top 5, na ngayon top 10 na. Baka next week, top walk na. Yung mga sorbet nila, pabagsak ng pabagsak. Spaghetti baba. Pababa ng pababa. Nakoto! Alright. Okay na tayo kay Koki, no? Next, punta tayo kay Hari Roque, mga kamsat. Alright. Ano ba ang kwan, guys, no? Ano ba ang latest kay Hari Roque? Dali lang. Bago natin puntaan yung balita kay Hari Roque, silipin ko lang, baka meron siyang latest upload, no? May bago na naman siyang kasablayan. Ay, sinier lang niya yung kay Maharlika, emergency hotlines. Wala pa siya. Wala pa siyang latest. Oh. Wala pang latest. So, ito yung balita po kahapon. I think binalita sa Inquirer to, no? Teka lang. Hari Roque, asan ka na? Pakita ka. Alright. Ito na, mga kakabsat. Magiging pro-Marcos ba si Hari Roque? Diba, mga kakabsat, no? Ito na. Nako po! Ayan. Umamin din. Ilaglag mo na kung sino mga kasabwat mo, attorney. Former presidential spokesperson. Teka lang. Former spokesperson, Hari Roque vows to expose POGO protectors at Senate hearing. Ayan, kamsat, ha? Balita. San to? GMA News pala, sorry. GMA News. Ayan, Hari Roque vows to expose POGO protectors at Senate hearing. Sino kaya to mga POGO king or POGO queen na isa sa na i-expose niya? Sa tingin niyo, mga absat, sino kaya i-expose niya? O sige, basahin natin yung balita, mga absat. So, Hari Roque, during the event organized in Hakbang Maysok in US, sinabi niya napupunta siya dito sa hearing. So, uuwi siya. Nako po, baka pag-uwi niya, pinusasan. Bigla siya pinusasan. Baka laban niya si Hari Roque. Naalala niyo, bago natin umpisan to, no, guys, no? Meron siya, meron sinabi si Hari Roque. Diba? Baka pag-uwi niya dito, nako po. Pag-uwi niya ng Pilipinas, nako po. Nako po, Hari Roque. Anong sabi ni Hari Roque dito? Kalang. Ayan, oh. Ayan. Nakatama. Maisog. Pag nakita yan ang magdang bayan. Nakita na lahat. Nakita ang Pilipino. Mabuhay po kayo lahat. Abangan niyo po ang world premiere. Ayan na, world premiere. Tebol Jaquera. Ang date po, kasabay ng Sona. May adjective. Marcos. Pag pinanood niyo po yan, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Ayan! Kasi ang gagawin po nila yan, papa-take down nila sa Facebook at tapos sa YouTube. So kinakailangan, pag sinabi ni Bol Jaquera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber group. Pasa-pasa na! Gugurgurin po yan. Gugurgurin po nila yan. Dito pala mga kabsat, di ba? Naghikayat siya sa mga maisog dyan sa ibang bansa, no? Sa mga nandito, itong mga to, yung mga yun, no? Inikayat niya. Pag nilabas na daw ni Bol Jaquera, magsi-download na kayo at ikalat nyo, isa Viber. Sino, no? Para hindi sila yung pankakasuhan. Sila, nako, pinahamak. Ganyan ang sinasuportahan nyo. Ipapahamak kayo, kayo daw maglabas. Kumbaga sa gera, no? Kayo ang pan, kayo ang pan, nasa front line nila. Patay, itinasubo kayo ni Hari Roque, mga kakabsat. Nako po. Naman ng kamote. So yan, naniniwala kayo kay Hari Roque, mga DDS. Isip din kayo kahit pa paano. Sabi ni Lorelei Desina, may kailan siya tapadam,
Uuwi pa ba ng Pilipinas si Roque? Duwag na yan, huling-huli sila sa live. Nang isa kaya no. Yung mga pinagbubura nila, wala eh na-print na pa-share screen, na print screen kung ano-ano screen. Patay tayo. Okay, balita tayo sa Apukan no. Eh Harry Roque. So yan mga kabisat no. Nako po, ewan ko na pag umuwi ng Pilipinas yan, kung di damputin yan. Okay, sige. Puntahan na natin si Harry Roque, guys. Yung latest, ito nga. Makasaya niyo, no? Harry Roque vows to expose Pogo protectors at Senate hearing. So, meaning, meron na siyang isisiwalat kung sino itong mga protector na to. Kung sino yung mga hari at nanggahari dyan at saka managaharimaw. Patingin niyo, sino kaya ikaw niya, isisiwalat niya. Former presidential spokesperson Harry Roque on Wednesday kahapon, PH Times said he would unmask. Wow, grabe. Tatanggalin niyang maskara. Unmask the protectors of the Philippine Offshore Gaming Operators or POGO when he attends the Senate hearing next week, that will be on Monday. I'm going to unveil a fact on the 20th. Ay, poop! Mukhang seryoso siya, guys, oh. You know, I am going to unveil a fact on the 29th day of July at the Hall of the Senate, Roque said during the meet and greet with the Filipino supporters of the Duterte family in Woodside, Queens. Ano pa dito? According to Roque, who is currently in the United States for the event organized by Hakbang ng Maisog in Los Angeles, New York, and Washington, D.C., the public needs to know who truly holds the power over POGO. Ay! Ay! Umamin din! Edi, may kinalaman si Harry Roque. Umamin din, mga kakabsat. O, diba, sabi niya, huwag niyo akong nililing-ling dyan. Wala akong kinalaman din. Ngayon, alam mo kung sino? Anong nangyari? Parehas kayo ni Hitan. Pati tayo dito. O, sabi niya dito, no? Wait lang, balik tayo. I was more than willing to face them without any invitation. O, di nga. Kahit hindi ka invitan, pupunta ka talaga? Really? I wanted to appeal because I thought Chairman Tenco would accuse me of facilitating illegal POGO. But he didn't say that, said Roque, who served under the administration of former Rodrigo Duterte during the interview of GMA Integrated News in New York. However, I believe I know who the real king and... Oy, kilala niyo kung sinong real king and queen daw. Ayan o. However, I believe I know who the real king and queen of POGO. Ay, malaking kwento. Guys, abangan natin to sa Lunes. Sino kaya yun? Sino kaya si real king and queen? Nako, huwag mong sabihin si... Oh my God. Maraming possibilities. Huwag mong sabihin si... Huwag mong sabihin si Bongbong Marco. Saka si Batang Lisa. Nako po. Tandaan nyo, ang POGO, kailan yan dumating, di ba? Di ba? Ang POGO, okay na yan. Walang-walang. Di ba? Anong sabi ni Digo? Nako, magsasabi ba ng katotohanan ka? So sabihin daw niya, sabi niya dito, however, I believe, I know who the real king and queen of POGO. During the Senate investigation of July 10, Philippine Amusement Park Corporation of Chairman CEO Alejandro Tenco said, Roque helped raided POGO firm in Porac, Pampanga. Ayan, wala. So Tenco also clarified that Roque did not pressure them to grant the license to the said POGO firm. According to Tenco, Roque was named as the head of Lucky South 99's legal department based on POGO's firm organization's chart, which was submitted for their license reapplications. Roque was denied serving as a counsel for the firm. Alice Guo. Bakit nakapasama si Alice Guo dito? Alice Guo. Roque, however, did not deny that he once met the suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at the house of the in-law of the former executive secretary Vic Rodriguez and had joined her in a rally in Bulacan. Nakabo. Guo was
whose a Filipino citizen is being questioned is being linked in an illegal PO hub and was raided by authorities in Bamban. Roque is scheduled to appear before the Senate Committee of Women, Children, Family and Relations and Gender Equality on July 29, Monday. The House Joint Committee on the Public Order and Safety in Games and Amusement, meanwhile, also want to question him about his alleged connection to Pogo operation. They want to ruin me. They are suppressing me by linking me to the Pogo. They invited me to the Senate. Very good. I'll give you a teaser. I will really expose who the protectors of Pogo. Roque clarified that he has no plans to run for office in the 2025 midterm elections and that his criticism against Marcos administrations are in defense of the right of the Filipino people. Pogo ban. He said that the Senate investigation into the Pogo should be stopped because President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has already declared in his recent State of the Nation address banning all Pogo operation. Oy! Si Harry Rowan, sabi niya, dapat daw itigil na daw yung investigasyon sa Pogo kasi dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ban na yung mga Pogo. Ano kayo, sinisuerte? Yung operation ng tigil, diba? Yung operation ng tigil, wala ng Pogo. Pero, yung mga kaso nyo dyan sa Pogo, tuloy yun, di ba? Ah, anak naman ang kamoting Harry Roque. Sabi na sa kanya, no? Oh, you know. He also said that Senate investigation into the Pogo should be stopped. Sino ka, Harry Roque? Nako, Harry Roque. I don't know what they want because the president has already announced the Pogo is now illegal. So the investigation should be over, Roque said. It was 8 of legislation to ban Pogo and now that is banned. I do not know what they are still want to unveil. Siyempre, gusto nilang malaman at gusto nilang i-reveal kung ano talaga ang kinalaman mo dyan. Yun. Ito. Roque insisted that he was never a lawyer of... Way of Lucky South 99 where the belongings of his former staff in Malacañang were seized during the raid by authorities in Porac, Pampanga. Ayan, mga kakabsat. So, sa tingin niya mga kabsat, sino kaya yung sinasabi niya? Kilala ko kung sino yung Harry at Rina dyan. Huwag mong sabihin si Bongbong Marcos. Not unless talagang aaminin mo kung talaga kung sino. Sino kaya ituturo niya? Eh, sino ba? Very obvious na kung sino. Ang tanong na lang, magsasabi ba ng totoo ito si Harry Roque pag umuwi? O gagawa na naman ng kwento, di ba? O, di ba mga upset? Ano sa tingin niyo? May possible na pwedeng pan. Sabihin niya, yung first family yan. Pagtatawa na naman kayo. Di ba? Pogo Queen and Pogo King. Di ba? Wala pa si Pangulong Bongbong Marcos, nandiyan yung mga pogo niya. So, sino sa tingin niyo mga upset? Sino sa tingin niyo yung ito? O yung si Digong ba at saka si Sarah? Ay, dahil kung ilalagyag niya, di ba? Di ba, beshi-beshi niya si Sarah? Ay, dahil kung ilalagyag niya si Sarah. Or si Digong, di ba? So, ating malalaman sa Lunes kung sino itong Pogo Queen at Pogo King na sinasabi niya. Sino ba sa tingin niyo, guys, ang pwede niyang sabihin? Maliban sa first family o kaya sa mga Duterte family. Sino pa kaya pwede niya sabihin? O, may idea ba kayo? Nako po! Ay, Roque, ano ito? Bakit? Ilalandad mo na kasi nanganganib ka na. Ano yun? Papanig ka na ba kay Pangulong Bongbong Marcos? At aamin ka na kung sino? Sabi ni Mary Jane, hindi yan aso yan ni Dutai at China. Hindi yan aamin. Pero sabi niya, aamin daw yun. No? So possible, may mga possible na pwede niya sabihin niya totoo. Nasabihin niya kung sino. Ano si Amy Marcos? Ang Pogo Queen? Ganun ba ako, Bis? Ako, hindi. Magkakalaman natin si Sandra Cam at si Morales. Ay,
Sino ba yung nakamagit niya? Anak naman lang kamote. Sino yung mga hindi ko kinala yung mga yan? Ano? Si Morales yan. Si Kambayan, si Jonathan. Na moral na wala ng less. Patay tayo. Oh, so, yun lang. Sad, grabe. So, may aabangan tayo kay Harry Roque sa Lunes. No? Eh, sa Lunes, start yun ng ano? Klase ng DepEd. So, start of classes sa elementary, high school, mga DepEd. So, may bagong pasabog na naman. Nako po, nako po, nako. Pwede rin si Digo at si Ay. Ganun ba rin? Yari kayo, nagpapakalat ng fake video ni BBM sigurado ngayon. Ay, tinutugis na kayo. Ay, ang dami nila, Randy. Marami sila. Pwede ba namin tulungan? Marami kaming print screen na kung sino yung mga nagkalat. O, oh, diba? Ano, sunog na sunog kayo ngayon, mga titisit. Oh, sinunog kayo ni Banat Bay. Umamin na si Hitad, masya ang nagpakalat. Bakit ba kayo gagastos ng mga kwan? Na may budget dyan sa task force na yan, special task force. Ako na! Alindog ko lang! Umamin. Tapos na yan sinasabit si kan, si Amy Marcos. Tapos ito si Koke na binarabara. Si Bisdak at saka si DMR. Nagpapaniwala kayo dahil lang sa views. O yan, di ba? Iwas po sa'yo din si Banat Bay. Ayaw niyang i-content kasi alam niyang peke. Ba? O, pati yung mga ibang DDS na nagsabi sa kanya. Desperado na ba itong mga DDS na to? DDS din ako ah. Pero, grabe naman. Halatang peke, kinakalat pa din. Chester, nandyan ka pa ba? Ay, si Chester, nandyan pa ba? Buhay ka ba, Chester? Nandiyan ka ba? Paramdam ka naman, Chester. Agad lang isipahin natin, Chester. Hayaan nyo lang. Kaya tayo. Okay, ano yung kinalabasan ng voting natin ngayon, Mabsat, no? So, nagtitiwala ba kayo sa pinagsasabi ni Maharlika, Roque at Koke? Ang nagsabing hindi, hindi kami maniniwala sa tatlong yan. 76%. Oo naman, naniniwala kami dyan kasi DDS kami. 24% with 437 votes. Aba, grabe. Daming naki-attend na DDS dito. Salamat. Ayan. O, tapusin na natin. So, yan guys. No, na-topic natin yung tatlong yan. So, nasa sa inyo na kung kanino kayo maniniwala. Dahil may kanya-kanya silang pasabog. Si Maharlika, ang tawag sa kanya, self-destruct. Nag-self-destruct. Diba? Pagkatapos yung tumanggi-tanggi na hindi. Wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman sinaming si Bongbong Marcos yan. Ano bang hinihintay niyo? Ah, bakit kayo gagastos ng special task force? Ako lang 'to. Ako 'yung nagpakalat. Nag-self-destruct ang Maharlika. Umamin din anak ng kamote. O ito naman si Koke. Oh, binarabira 'yung mga kasama niyang DDC na nagpapakalat para lang sa views. O, 'di ba? Dahil alam nilang Koke, 'di ba? Ah, Chester, ano na? Ay, laklag kamote. May apat pa. O sige, ilabas nyo na. Ilabas nyo na para mayroon pa kaming apat na sasabunin sa inyo. Kauna pa nga lang sa Blay na. Diba? O, ano kayo ngayon? Diba? Tapos, tismis-tismis, no? Ako. Mamaya, guys. Topic natin, si Kan, si Trillanes. Yung ICC. Ng mga DDS dyan. Yun ang topic natin mamaya. So, abang-abangan natin yan mamaya. Magta-topic tayo siguro mamayang gabi. So, mga Absat, tanghaling tapat na po. 12:04 na po. Maraming salamat sa inyong oras, mga Absat. Thank you very much sa mga bumoto po at sumuporta at na nakikonnect sa ating survey. Maraming salamat po. Thank you very much. Sa lahat po ng mga ating mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, shoutout sa inyo. Hindi tayo nagpatinag. Dinurog natin yung mga pinagkakalat nilang video at take yung video. Alright, so again, maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Thank you very much. Lunch time na po, Mabsat. Thank you very much. Paalam. Bye-bye.